Siya ang paring nag-wrestling para makatulong sa mga tao. Siya si Sergio Gutierrez Benetez na isang pare sa may Veracruz, Mexico. Bago siya naging pare, marami siyang dinaan ng pagsubok sa may buhay niya, kabilang nga dito yung pagkalulong sa masamang bisyo, pero nung naging pare siya, dito na nga siya nagbago. In 1976, dahil na rin sa mga pinagdaanan niya nung kabataan niya, dito na isipan ni Father Sergio na umampun ng mga bata at tulungan silang ayusin yung mga buhay nila. Siyempre, kapag nag-ampun ka, kailangan mo ng maraming pera kasi kailangan mo ng pera pang kain, pera pang bilhin ng damit, pera pang paaral. At dito nga naisipan ni Father Sergio na magtrabaho ng pasikreto. Ang trabahong naisip nga niya para kumita ng pera ay ang pagre-wrestling. Mundo ng wrestling, dito nga siya nagkaroon ng nickname or alias na Fray Tormenta or Friar Storm. Siyempre, bukod sa nickname, kailangan din niya ng maayos na costume at si Father Sergio nga din yung nag-design nito at ayon sa kanya, yellow and red yung pinili niya dahil una, yellow dahil nagsisimbolo nga doon sa may buhay at red ay nagsisimbolo naman doon sa dugo na inaalay niya sa may ring para sa pangalan ng Diyos. Hindi rin naman nagtagal at sumikat din naman agad itong si Fray Tormenta dahil nga sa mga unique niyang ginagawa katulad nga dito yung nakadamit siyang pangpare. Nagdadasal pa siya minsan sa gitna ng mga laban niya at meron din siyang sobrang iconic na move na pinangalanan niyang La Confesora or The Confessor kung saan ilalak niya sa dalawang binti niya yung kalaban niya at pagkukonfesin sila ng mga kasalanan nila. Ang time pa nga, meron pa siyang nakalabang isang wrestler na tinatawag na Judas kung saan nila Confesora nga to ni Father Sergio. Dahil nga pasikreto lang tong ginagawa ni Father Sergio, ginaganap niya lang yung laban niya kadalasan tuwing 9 AM dahil pagkatapos nun mag-aayos siya dahil meron pa siyang misa ng 12 PM at gagawin pa rin niya yun kahit sobrang sakit nga ng katawan niya sa pakikipaglaban. Secret nga lang din tong ginagawa niya, akala ng mga tao itong si Fray Tormenta, gimmick lang niya yung pagpapare-paring costume pero ang hindi nila alam na si Father Sergio nga yun. Pero isang araw, dito siya mabibisto ng isang kapwang wrestler niya ang nakakilala sa kanya habang meron siyang kinakasal at dito nga nila nalaman na si Fray Tormenta at Father Sergio ay iisa. Kung nalaman nga ng bishop yung ginagawa ni Father Sergio, pinapahinto siya nito nung una pero eventually pinayagan din naman siya nito dahil nga nakakatulong din naman talaga yung perang kinikita niya. Yung alam na nga ng mga tao kung sino nga tong si Fray Tormenta, mas naging malaya nga tong si Father Sergio na makatulong sa mga taong nangangailangan. Sa ngayon, ang kwento ni Father Sergio or ni Fray Tormenta ay kinikilala at inaalala ng maraming tao at naging inspirasyon din sa movie na Nacho Libre ni Jack Black. Nung tanungin nga si Father Sergio kung bakit dinami-dami ng trabaho yung pagre-wrestling pa yung pinili niya, ang sabi niya lang, baka daw kasi kung merong mga cool na pare na kayang makarelate sa mga kabataan at sa mga taong nahihirapan sa buhay, baka daw mas marami siyang batang matulungan na malayo nga sa masamang bisyo. Lipas ang ilang dekada, on July 2011, nag-decide na nga itong si Father Sergio na huminto na sa pagre-wrestling pero paminsan-minsan, sinusuot pa din niya yung maskara niya tuwing nagmimisa siya para isama yung mga natutunan nga niya daw sa wrestling ring sa mga aral sa simbahan. Kahit sumikat na siya, hindi naging mayabang itong si Father Sergio at namuhay lang siya ng normal at dagdag pa niya, I wasn't after glory, I was after money for the kids.